Hi guys! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano makakakuha tayo ng box certificate, yung manggagaling po mismo sa DOH po. Then, punta po tayo sa browser and then type po boxcert.doh.gov.ph. Yan po, click nyo lang po yan. And then po, yan po ang lalabas. Ayan po, click din po. Click po natin yan. Pag na-click po natin yan, dito po tayo mapupunta sa site na ito po. Nandinin na po tayo sa box certificate PH po. Hari po, nakalagay to request for a vaccination certificate. I-click po natin ang continue. Ayan po. Click po continue kung kukuha tayo ng certificate. Then, mapupunta po tayo dito. And then po, check the, ayan po yung box. Check lang po natin. And then po, click continue. Then po, may mga question po dyan. I-click po natin yan. Itong box na ito. Ayan po, ayan ang question niya. Adi, yes po. Kasi more than 48 hours na po tayong naturukan. Adi, okay po. Click okay. And then, click next. Tapos po, dito naman po tayo mapupunta. Ayan po, naandyan po yung pipilapan po naman po natin yan ng mga personal information po natin. Diyan po natin ipipilap ang last name, first name, middle initial po, tapos po, birth date nyo po. Ayan po, magpipilap po tayo. Pipilap ko po ang aking last name. And then po, ang first name. Saka ang aking middle initial po. And then, pinakalas po itong birthday po. Yun ang ating pipilapan. Pagkatapos natin po itong mapilapan, i-click po naman po natin itong next. Dito po tayo mapupunta ngayon. Dini po, maaano po natin, may box po. Kung Johnson & Johnson ang naiturok po sa atin, edyo check lang po ang box. Kung hindi naman po, wag na lang po, leave na lang po. And then po, ito po, nakalagay po dito kung saan ka municipality naturukan. Itatype lang po natin kung saan municipality po tayo naturukan. Tapos po, lalabas na po dyan. Ayan po. Tapos po, dini naman po, i-type naman po natin kung kailan po tayo nag-first dose po. Diyan po natin i-type po. Ang buwan, ang araw, ang kaaraw kung kailan tayo tinurukan, at taon. Pagkatapos po natin mag-fill upan, ari pong isa pa po, si-select naman po natin ulit yung municipality kung saan po tayo naturukan ng second dose. Ganong process pa rin po sa ginawa natin. Ayan po. Ita-type di uli po natin yung municipality kung saan po tayo naturukan ng second dose. Ayan po, lalabas na po dyan and then click po. Pagkatapos po, dito po, lagay po uli natin yung buwan. Yung petsa uli po at taon kung kailan po tayo na turukan ng second dose. Pagkatapos po, i-verify po natin ngayon. Click verify. Ito po na po. Dito po tayo makikita po natin ito. Dito na po natin makikita kung tama po yung ating re-review po muna natin kung tama po yan. Then po, kung tama po, click continue po. Tapos po, may lalabas po dyan. Ari pong, ano na po ito, gagayahin lamang po natin. Gagayahin po natin ang encode. Then click OK po. Wait lang, ayan, nag-generate na po. Ayan, nakita po, record found. And then, review nyo po kung tama po.
kung tama po ang inyong mga personal information. And then po, kung kayo po ay OFW, nag-a-abroad po, dini po, check nyo po yan. And then po, yung passport number po. Then, passport number, i-encode nyo po dyan. Tapos po, kung na-check po natin na mali po yung nakalagay po doon na information sa taas, i-click po natin ngayon itong update record po. May pipil upan po kayo dyan. Sa case ko naman po, okay naman po ang akin, i-click po natin itong generate vaccination certificate po. Pag na-generate na po, dito po tayo sa site na ito mapupunta. Sa number 4 na po, get certificate na po. Ayan na po ang ating vax certificate. Naka-indicate po dyan ang personal information po natin, QR code po natin, at certificate ID po, meron po. And then po yung mga lot number po ng mga itinurok po sa atin, ng first dose po at second dose na NDM po. Napakadali lang guys, kumuha ng vax certificate through online. Kahit cellphone lang po ang inyong gamit, pwede po yun. Same process lang din po. Kung ano po yung ginawa natin dito, sundan nyo lang po. Ari po, kung gusto nyo po siyang i-download, pwede po click download. And then, masisave na po siya sa ating mga gadget. Kung cellphone naman po ang ating gamit, pwede naman po natin i-screenshot na lamang po kung ayaw pong i-download. Hanggang dito na lang guys, ang ating tutorial. Sana po kayo po ay may natutunan. God bless po!